Alright. So, kumusta? Kumusta? Ayan na naman po tayo. Gagawa na naman po tayo ng fried chicken a la Max. Ang sarap. So, ayan. I-prepare natin ano mga kakailangan natin. Of course, ang ating bida. Buong manok. Ayan, nirab ko na yan. Naka-ready na yan. So, i-explain ko mamaya bakit ganyan na na-itsura niya. So, kakailangan natin is dahon ng laurel. All-purpose flour or harina, bawang, butter, pamintang durog, at saka magic sarap. Okay? So, ang mga silbi ng mga yan na ating nilagay dyan is kailangan natin yan sa ating buong manok. So, ang ginawa ko is nirap ko dyan yung magic sarap, ang paminta, at saka yung asin nga pala. Huwag nyong kalimutan yung asin kasi number one yan na irarab. So, ayan ang asin. Nakapulang takip. Nagkula ako sa bowl. So, ayan. Kailangan yung mga sangkap na yan. At saka yung dahon lang laurel. So, ang ginawa ko dyan is irab nyo lang yung paminta, asin, at saka unang-una yung syempre yung asin, sunod paminta at saka magic sarap. So loob at labas po ng buong manok ninyo para po siya malasa. Tapos iboboil po natin siya ng within 20 minutes. So bakit nga ba may all-purpose flour? Kasi gagawa po tayo din ng gravy para dyan sa ating fried chicken a la Max. So, let's go. Iboboil natin yung ating chicken ng 20 minutes. Then, yung remaining ng ating magic sarap is irarab pa rin natin yan mamaya, paminta at saka asin. Sa pagkatapos natin ng iboil ng 20 minutes yung ating manok. So, yung ano natin, para yung gagawa tayo ng gravy sauce, after 20 minutes na maluto yung ating manok, kasi kailanganin natin yung chicken broth para sa ating gravy para masarap siya. So let's go, start na natin i-boil yung ating manok ng 20 minutes. So mag-start tayo ng bilang sa 20 minutes kapag kumulo na yung ating manok. Okay? Okay, ayan na po ang ating fried chicken a la Max. So hindi ko na itinuro step by step paano ilagay dyan pagkagaling sa pinakuluan natin ng 20 minutes. So, dire-diretso na yan. Eh, syempre, alam nyo paano magprito. Kailangan naka-deep fry siya. At matyaga kayo po magbalibaliktad or magpaling-paling sa ating manok para maging equal yung pagiging brown niya. Kung pwede, kung anong position ang gawin mo para maging pantay yung kanyang pagka golden brown. So, malapit na po siyang maluto. Yan ang aming lunch for today. Let's see, after ma-fully cook yung chicken natin, at tignan natin kung gaano ito kasarap, kung pareho ba ng ating Max chicken dito sa Pilipinas with my own version ng aking gravy sauce. Na po ang ating finished product ng fried chicken a la Max. So, looks yummy. Tara, tikman na natin kung gaano kasarap ito. Huwag po tayong tamarin sa pagpaling-paling or pagbali-baligtad ng ating fried chicken para maging equal yung pagiging brown niya. Kaya siya nakatihaya para may tago yung liig. Crispy din siguro. So, try natin. Yan, tikman na natin. Gaano kasarap? Ang lambot. Pakuluan ba naman ng 20 minutes bago natin i-fry? So, ang lambot niya. So, ayan naman yung ginawa kong gravy. Kaya tayo may butter kanina, may all-purpose cream kasi dyan natin gagawin, isasaw-saw ang ating chicken. So, itry na natin ang ating fried chicken a la Max. Ang lambot, super. Ang sarap. Tamang simple na lang. So, mga mami, kung gusto niyo po ng ulam para sa inyong anak, dahil na mostly sa ating mga anak is fried chicken ang gusto, so try niyo gawin tong recipe na ito. So again, don't forget to subscribe my channel para every time na may lulutuin ako, is updated po kayo at pwede niyo pong gayahin para sa inyong pamilya, para happy family dahil sa inyong sariling recipe.
So, maraming salamat. Once again, don't forget to subscribe my channel. Hanggang sa muli.